Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at maligayang pagbabalik sa aking channel. Mga kakwento, isang magandang balita ito sa mga boxing fans, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas. Dahil sa nakarang live ng mag-asawang Dunayre, may nagtanong sa isa sa mga viewers nila kung ano daw na channel sa Pilipinas pwedeng mapapanood ang drama Inside Tama 2, ang rematch nila ng WBC Bantamweight Champion na si Nonito Dunayre Jr. kontra yan sa WBA IBF Bantamweight Champion na si Naoya Inoue. Ibinunyag ng mag-asawang Dunayre na sa ngayon ay sinisikap nila na mabibigyan ng pagkakataon na mapapanood din ito sa Pilipinas dahil kung sa Amerika ay pwedeng mapapanood ito sa ESPN, kaya sisikapin nila na pwede rin itong mapapanood ng ating mga kababayan sa Pilipinas ngayong June 7 sa taong kasalukuyan. Pero sa kanilang live ay hindi pa nila natutukoy kung anong channel nga ba sa Pilipinas ang pwedeng makikipagpartner sa kanila para ito ay may papalabas sa ating bansa na siguradong inaabangan ng mga Pinoy ang muling pagharap nila ng The Monster vs. The Filipino Flash. Kaya naman mga kakwento, ito ay may tuturing na good news sa lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas para hindi na rin magkakaranda pa ang ating mga kababayan sa paghahanap kung saan nga ba pwede silang makakapanood ng laban. Samantala, ibinahagi naman ni Dunayre ang kanyang mga karanasan na dinanas niya sa panong lumapag sila sa bansang Japan. Hindi napigilan ni Dunayre na nasabi niyang talagang kakaiba daw talaga ang pamamaraan ng bansang Japan dahil sa airport pa lang mga kakwento ay inabot na siya ng mahigit kumulang 3 oras na doon dahil raw sa mga test na ginagawa nila para makakasiguro na makasunod sila sa lahat ng mga health protocols sa Japan. Bagamat medyo natagalan man si Dunayre sa airport at todo ang monitoring sa kanya ng mga otoridad, mas mabuti na rin daw ito para siguradong ligtas sila at hindi siya positibo sa COVID. Samantala, tinuldukan na ni Gervonta Tank Davis ang kanyang hidwaan nila ni Rolando Romero kung sino nga ba sa kanila ang pinakamagaling. Tagumpay si Davis na madipensahan niya ang kanyang WBA regular lightweight title via round 6 technical knockout. Mga kakwento, sa round 1 pa lang, itong si Davis at Romero ay nagpapalitan na ng mga bomba sa isa't isa at ang ipinapamalas ni Romero ay talagang gigil siya sa laban at palaging umaabante kahit na meron siyang height and reach advantage kumpara mo yan kay Davis. Kaya sa round 2, nagkaroon ng magandang pagkakataon si Davis na maka-counter at nasapul nga ang mukha ni Romero. Sa round 3 mga kakwento, bumulusok na naman itong si Romero at napakawala ng mga malalakas na mga kombinasyon at tinira niya si Davis sa mukha at pati na rin sa katawan. At ang ginawa naman ni Davis ay ang napaka-epektibo na pag-counter niya na minsan napapatras itong si Romero. At may pagkakataon pa na si Davis na ang umaabante sa laban. Sa round 6, dito na tinulukan ni Davis ang kanyang kalaban na si Romero sa isang malakas na left hook counter punch sa mukha at tumama. At dito bumagsak si Romero. Binilangan siya ng referee. Pero dahil nakikita ng referee na hilong-hilo pa si Romero kaya itinigil na ito. Kaya tagumpay si Davis via round 6 technical knockout at napapanatili niya ang kanyang korona bilang WBA regular lightweight champion. Napapanatili pa rin ang magandang record ni Davis at walang mansya dahil siya ngayon ay may kartada na 27 wins at 25 knockouts habang itong si Romero naman ay may kartada na 14 wins, 1 loss at 12 knockouts. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Bueno mga kakwento, baka naman ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyong mapindot dyan ang like. At kung hindi mo pa nagawa ito, ay aba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.